Hello at welcome back, this is Mr. AnimeKen at sa videong to ay i-review na natin ang latest chapter ng JJK which is on chapter 202. At in this episode ay medyo unti-unti nang nabubuo ang puzzles sa mga plano ni Kenjaku sa Kaling Game. At may mga revelasyon din tayong malalaman. Bago yan, please don't forget to follow me in my 2 Bilibili space for more early and Bilibili only contents na ina-upload ko. Maraming salamat, kaya huwag na nating patatagalin pa. Let's go! Konting recap muna sa nakaraang chapter na ang chapter 201 ay nalaman natin ang usapan ni Kenjaku at ng US government. Na sa huling part ng eksena ay pinakita ni Kenjaku kinila General Gary kung gaano kalakas ang isang sorcerer. Na dahil dito ay sinimulan na nga ang sorcerer hunt. At sa present naman ay makikita ang ating mga bida na dali-daling papunta sa labas para makita ang 800 plus players na nakapasok sa kanilang colony. Kaya naman sa pagpapatuloy ay sa unang eksena ng chapter 202 ay makikita na pinag-uusapan ng Star Plasma Vessel, specifically si Rico Amanay. At ayon sa mga dialogues dito ay may isang taong nagtatanong na wikang wala na ba talagang Star Plasma Vessel maliban sa akin ang lumitaw pagkatapos ni Rico Amanay? Sumagot naman itong isa na wikang wala na raw. Wala na raw lumitaw pa na may mataas na potensyal na tulad ni Rico. Tanong naman itong isang babae na wikang, so ibig mong sabihin ay may iba pa? Sino kaya itong nag-uusap mga kaibigan? And kaunting disclaimer muna, para mas maintindihan natin lalo ang kanilang mga pinag-uusapan dito, kakailanganin kong i-recall ang mga impormasyon sa nakaraang mga chapters at subukang i-connect at kolektahin ang mga information na magbibigay sa atin ng answers sa clue tungkol kay Tengen, Yuki, Star Plasma Vessel at sa plano ni Kenjaku. And before that, alam naman natin sa Hidden Inventory Arc kung sino si Rico Amanay mga kaibigan, na ang Star Plasma Vessel na napatay ni Toji noon. At sa pagpapatuloy sa sumunod na panel ay makikita na ang nag-uusap pala ay sina Yuki at Tengen. Nagtanong naman si Yuki dito na sabing bakit nag-take risk ka na i-reject ang merger o ang iba pang Star Plasma Vessels. Meaning ay may iba pa palang Star Plasma Vessel aside kay Rico Amanay. Which aligns sa sinabi ni Yuki kay Geto sa chapter 76 at 77 na bago pa nating i-review, na sabi doon ni Yuki na huwag na raw mag-alala itong si Geto dahil may ibang Star Plasma Vessel na raw na nag-exist, o di kaya may bago ng isinilang na Star Plasma Vessel. Anyways, mabalik tayo. Sagot naman ni Tengen na hindi raw niya nireject, sadyang tinanggap niya lang daw ang realidad dahil ang pagmamerge daw niya sa Star Plasma Vessel ay magre-reset lang daw sa kanyang immortal na katawan at magpipigil sa kanyang evolusyon na nangyayari lang daw sa paglipas ng mga ilang taon. Na sa tingin ko ay parang may mali o kakaiba sa statement na to ni Tengen. Dahil di ba supposedly, once in 500 years ay kailangan ni Tengen na ma-merge sa isang Star Plasma Vessel upang maiwasan ang kanyang pag-evolve nang sa ganun ay hindi siya maging isang threat sa humanity. So kailangan niya talaga makipag-merge sa isang vessel. At ngayon ay sasabihin niyang mare-reset lang naman daw ang kanyang pagiging immortal at mapipigilan ang kanyang pag-evolve. When in fact, iyan naman talaga ang purpose na i-reset ang aging process ni Tengen. Dadagpan niya na wala rong garantiya na hindi siya magkukos ng disaster o kasakitan sa sangkatauhan kung mag-evolve siya. Dahil kahit nag-fail raw ang pag-merge, nasasabi niyang ma-preserve pa naman daw niya ang kanyang self-esteem o self-control dahil sa kanyang barrier techniques na kagaya ngayon. Dadagpan niya na hindi naman daw sa confident siya, sadyang ganyan daw talaga ang panahon nagbabago. At iniisip niya talaga noon na ang pangyayaring to ay hindi talaga maiiwasan, na nag-e-imply na para bang hinayaan lang ni Tengen ang lahat, na sinasabayan niya lang ang flow ng mga pangyayari, na isang napaka-suspicious na move sa part ni Tengen dahil aside kay Rico ay may iba pa palang Star Plasma Vessel. Bakit hindi sinubukan ni Tengen na makipag-merge sa mga to? O baka gusto niya lang talagang hayaan na lang ang lahat at na mag-evolve na lang dahil nagsawa na siya sa kakaprotekta sa sangkatauhan for the past 1,000 years? Well, hindi tayo sure mga kaibigan. Sadyang parang theory ko lang yan na kung ganun isa kanya namang evolved form ay magiging at risk naman siya sa curse technique manipulation ni Kenjaku na ating pag-usa
pag-uusapan mamaya. Matapos niyan ay uminom naman si Yuki ng tea na sabing naglolo ko ka ba? Pinabuhat mo lang sa mga bata ang karma at kamalasan. Yan bang logical para sa'yo? Tapos pag napalpak ka, sasabihin mong ayos lang na hindi ka na-merge, wika ni Yuki. Dagdag pa ni Yuki na kung yan lang daw ang tinatawag ni Tengen na logical. Kung ganun, eh mas mabuti pang tawagin na lang daw siya nitong ang matalino at sambahin na lang daw siya nitong matandang si Tengen na itinuturing ni Yuki na isang lolo. Sagot naman ni Tengen na hindi raw nagmamatter ang gender dito. Pero technically speaking, isa raw siyang lola at hindi lolo. So all this time mga kaibigan, si Master Tengen ay isa palang babae. Nagsalita naman si Yuki na wikang kung hindi lang daw pinili ng Star Religious Group noon na ipa-assassinate ang Star Vessel at kung pinotektahan lang daw nila ang Star Plasma Vessel na si Rico, ay masasabi niyang kakampi raw sana siya sa Star Religious Group noon. Kaya naiinis tuloy itong si Yuki na wikang ayaw na ayaw ko talagang pag-usapan ng mga what ifs. Tinanong naman ni Tengen si Yuki kung naririnig ba raw nito ang mga boses sa loob ng katawan nitong si Tengen na ang mga boses ng mga vessels na na-merge sa kanya noon. Dahil ayon pa kay Tengen na hindi raw niya naririnig ang kanilang boses dahil na once na na-merge na ang vessel sa kanya, ay magiging isa na sila at ang vessel ay magiging siya. Ipinakita naman dito ang previous vessels na na-merge at si Rico Amanay. Kaya na may sumagot naman si Yuki na wikang, bakit ba sasabihin ko pa yan sa'yo? Dahil kung sasabihin raw niya kung anong nangyari sa mga Star Plasma Vessel na na-merge kay Tengen, eh kahit mabuti pa raw ito o masama, gagamitin lang din daw ni Tengen ang kanyang edad para ma-justify raw ang kanyang kakulangan sa aksyon at initiative, tapos sasabihin lang din daw nito na nagkaroon siya ng parang enlightenment. Dagdag pa ni Yuki na wikang, hindi ko talaga gagawing madali para sa iyong lahat. Yan ang aking responsibilidad bilang isa sa Star Plasma Vessel. At yun na nga mga kaibigan, ang isa sa mga revelasyon ay si Yuki ay isa palang former Star Plasma Vessel. Isa itong malaking impormasyon tungkol kay Yuki dahil isa siya sa pinakamisteryosong karakter sa series na may kakaunti lang talagang impormasyon ang ating nilalaman tungkol sa kanya dahil sa kakulangan ng screen time ni Yuki. Matapos niyan, nagkatitigan sila at nagsalita naman si Tengen na wikang, parang gusto ko pa magipag-usap sa iyo ng mas matagal. Matapos niyan ay biglang nabasag ang barrier ni Tengen. Maya-maya pa'y nakapasok naman si Kenjaku sa ibabaw ng Tomb of Star at sa ngayon ay November 16, 12 AM, dalawang araw na nakakalipas matapos nagsipagdatingan ang 800 plus players sa colony ni na Yuji noong November 14. At na nakapasok si Kenjaku mga kaibigan, inagsalita siya dito na wikang, wala na akong interest sa iyo. At makikita si Choso na nakaantay pala kay Kenjaku na wikang, hindi ako sigurado kung masasabi ko bang interest to dahil may kakaiba akong pakiramdam na nag-uudyok sa akin na patayin ka. Tanong naman ni Kenjaku na wikang, nasan si Tengen? At dito'y makikita ang kamay sa gilid ni Choso na may mukha ni Tengen. Nagsalita naman dito si Choso na ayaw raman kipagkita nitong nagsasalitang hinalaki kay Kenjaku. Sagot naman ni Kenjaku na wikang, ganun ba? Sige, gawin mo lang yung makakaya mo dahil tapos na, nakamit na ang purpose ng Kaling Game at ang preparasyon sa pag-merge sa lahat ng mga non-sorcerer sa Japan itapos na. Na dahil sa sinabing niya ni Kenjaku ay labis naman itong ikinagulat ni Choso at nag-iisip siya dito na nagtataka na sabing tapos na? Ano ba talagang nangyari? Ayos lang ba si na Yuji at ang iba? Ano ba ang nangyari for the past 2 days? Bakit nasabi ni Kenjaku na tapos na raw ang preparasyon at nakamit na ng Kaling Game ang tunay nitong purpose? Natalo ba si na Yuji sa Sorcerer's Hunt at ang iba pang mga sorcerers sa other colony? Kaya namin nagsalita naman si Kenjaku dito na kapag magawa raw niya makuha si Tengen ngayon ay magiging kawalan daw ito para kay Choso dahil magtatapos na rin daw ang bansang to o baka nga raw ang buong mundo. Matapos niyan ay may ipapakita raw si Kenjaku kay Choso ang mga maaaring posibilidad daw. Maya-maya pa ay unti-unting nababago ang barrier at biglang nasa loob na sila ngayon ng isang sinihan habang pinapanood nila si Yuki noong sa Shibuya incident. Napaliwanag dito si Kenjaku na noong sa Shibuya raw ay pinaliwanag daw ni Yuki ang pag-merge kay Tengen na para sa kanya ay tinatawag rin daw niya itong pag-optimize sa cursed energy na ibig sabihin ang pagiging isang sorcerer. Pero kung siya lang daw ang tatanungin, isa lang daw yung hakbang bago ang pangmalakihang pag-merge na gagawin. Isa lang proseso na nag-verify sa importansya ng Kaling Game. At sinabi na raw niya noon na unlike daw kay Yuki, ang gusto raw niya ay hindi raw ang mundo na walang cursed spirits. Dahil mabalik tayo sa chapter 136 nung dumating si Yuki sa eksena at
at kinonfront si Kenjaku, ay nabanggit ni Yuki base sa usapan nila ni Geto noon na ang kanyang gusto ay ang mundo na walang cursed spirits, na ang method niyang gagawin para makamit yan ay wawalain niya ang cursed energy ng mga tao. While si Kenjaku naman ay hindi raw yan ang kanyang gusto dahil wala siyang pake kung may mga cursed spirits ba, at ang gusto niya ay mag-evolve o mas ma-optimize pa ng sangkatauhan ang cursed energy. On the other side mga kaibigan, ikakaiba rin ang method ni Geto noon dahil gusto niya rin ng mundo na walang cursed spirits, at ang kanyang method ay patayin ang lahat ng mga non-sorcerers na siyang dahilan kung bakit nag-i-exist ang mga cursed spirits. Mabalik tayo kinila Kenjaku at Choso. Ayon pa kay Kenjaku na nasurpresa raw siya sa nasabi ni Yuki noon nung nabanggit daw nito ang tungkol sa pagkakabahala nitong si Yuki sa mga Japanese na gawing source of energy, since na sa Japan lamang ang may mataas na bilang ng sorcerers. Nadagpan ni Kenjaku na iginasiyan niya raw ang puntong yun ni Yuki dahil hindi raw pala nalalayo ang pag-iisip nila. So tama nga pala si Yuki mga kaibigan, dahil sa yun na nga ang ginawa ni Kenjaku. Nakipag-negotiate siya sa government overseas like sa USA upang pag-usapan ng tungkol sa sorcerers na naisipan ng mga Americans na gawing source of energy ang mga cursed energy mula sa mga to. Matapos niyan, paliwanag pa ni Kenjaku na noon pa raw ay nagipag-cooperate na raw siya sa mga sorcerers, at iniisip niya raw talaga noon ang potensyal ng mga cursed spirits na baka raw ay may mabubuong bagong form ng cursed energy na masisila mula sa advanced cursed spirits at magiging mas mataas pa sa mga advanced cursed spirits. Kaya may mataas raw siyang expectations sa mga half-breeds noon, tulad din na Choso na half-human half-cursed spirit. At yun pala mga kaibigan ang kanyang purpose kung bakit niya tinake over ang katawan noon ni Norito Shikamo, dahil sa na-amaze siya sa kakayanan ng isang babae na nakakasilang ng half-human half-cursed spirit. At dun nabuo ang 9 death paintings na ang nakakatanda sa mga magkakapatid na to ay si Choso. Subalit ayon pa rito ni Kenjaku na despite daw sa eksperimentong yon, nakakadismaya lang daw na masyado raw palang ordinaryo ang mga to. Ikinainis naman ito ni Choso na wikang, kung magsasalita ka pa tungkol sa mga kapatid ko, papatayin tala kita bago pa matapos itong slideshow. Sagot naman ni Kenjaku na sabing okay. Nagpatuloy naman si Kenjaku na sabing matapos daw mag-evolve ni Tengen, si Tengen ay magiging parang isa ng cursed spirit. Kaya kung ang mga non-sorcerers daw sa Japan ay ma-merge kay Tengen, ay magiging parang isang cursed spirit daw ito. Dala-dala ang mga cursed energy ng daan-daang milyong katao at makikita ang parang eksena o example na mangyayari pag magkatotoo ito. Na ayon kay Kenjaku na magiging parang Uzumaki ang senaryo, na may kakayahan daw mag-extract ng mga cursed techniques o iba pa. At iniisip daw niya kung ano raw talaga ang magiging itsura kung imemerge kay Tengen ng mga tao sa Japan. At makikita ang napakalaking figure na ipinaflash sa screen na maaari maging posibilidad sa form ng Tengen na na-emerge sa mga tao. Wika pa ni Kenjaku na sabing sa ngayon, para kung bata na may hawak-hawak na crayons sa harapan ng isang piraso ng papel na wala pang nakasulat. So antindi talaga mga kaibigan. At bago muna natin i-proceed sa next panel, balikan muna natin ang paliwanag ni Tengen sa gustong gagawin ni Kenjaku sa kanya. Dahil sa chapter 145, kung naaalala niyo mga kaibigan, inabanggit ni Tengen na ayon sa nasabi ni Kenjaku kanina, na ang gusto ro ni Kenjaku ay ang ebolusyon ng mga tao sa buong Japan. At ang kanyang method na gagawin para maging posible yan ay ang pag-merge raw sa mga tao at kay Tengen. Dagpa doon ni Tengen na kapag ka ang isang tao ay mamemerge sa kanya, ang taong yan ay magiging mas malakas pa raw o mas mataas pa sa level ng isang sorcerer. Isa rong bagong nila lang na magkaparehong wala dito at wala doon. At base dyan mga kaibigan, magiging effective na nga ang pagpapa-evolve ni Kenjaku sa humanity gamit si Tengen. Kaya ginawa raw ni Kenjaku ang calling game dahil ginagamit nito ang curse energy ng mga players para mailagay ang mga tao sa tinatawag nitong the other side. At sa ritual na yan, ay magaganap ang pag-merge ng mga tao kay Tengen. So matapos niyan mga kaibigan, dito naman sa present, bumalik na nga sila dito sa dating place at tinanong ni Choso si Kenjaku kung ano nga raw talaga ang gusto nito. Sagot naman ni Kenjaku na wikang, hindi mo ba naiintindihan ang lahat ng sinabi ko kanina? Tugon naman ni Choso na sabing, hindi, tinatanong kita kung ano bang makukuha mo sa paggawa nito. Ano ba ang nakakapag-motivate sa'yo na gawin ang lahat ng ito? Pasimple lang itong sinagot ni Kenjaku na sabing, dahil sa interesado lang ako. Dadagpa niya na sa tingin niya ay interesting daw talaga ang mga mangyayari, pero hindi raw niya ito malalaman
malalaman kung hindi ito mangyayari. Sagot naman ni Choso ng wikang, pero kung ang curse energy ng daan-daang milyong katao ay magriresulta lamang sa isang katatawanan, anong gagawin mo? At dito'y sumagot lamang si Kenjaku ng wikang, tatawanan ko lang. At dahil dyan, ilabis na ikinainis ni Choso ang sagot na yan ni Kenjaku at dito'y kaagad siya nagandaan ng isang atake na ang piercing blood. At yan mga kaibigan, bagamat di pa natin tuluyang alam kung nagsasabi ba na totoo si Kenjaku o hindi, ang isang factor talaga sa lahat ng to ay interesado si Kenjaku at curious sa kung ano magiging resulta ng kanyang method of evolution ng sangkatauhan. At isa pa ay masasabi rin natin gustong ibalik ni Kenjaku ang Golden Age of Jujutsu, ang Heian Era, na sa erang to ay punong-puno ang Japan ng mga malalakas na sorcerers at curse techniques. At ang era kung saan namumuhay si King of Curses na si Sukuna. And may sasabihin lang ako mga kaibigan, medyo nakakapagtataka lang kung bakit hinayaan lang ni Tengen na mangyari ang lahat ng to. Na alam pala niya ang plano ni Kenjaku at alam niya na magiging target siya nito sa curse spirit manipulation kapag hahayaan niyang mag-evolve ang kanyang katawan. At baka ito nga ang rason na makikita nating inis na inis si Yuki sa kanya. Bagamat hindi mo na tayo magsasalita ng patapos kung sinadya lang ba ni Tengen na mangyari ang lahat ng to, palaisipan din kung ano nga ba ang nangyari sa ating mga bida. Bakit tila ba sa pagdating ni Kenjaku ay nasabi niyang parang tapos na o papalapit nang magtatapos ang calling game? Ngayon, makakayanan kaya ni Choso nang mag-isa na makipag one-on-one kay Kenjaku? O kaya ay dadating ba si Yuki at magkakaroon tayo ng Yuki versus Kenjaku na chapter mga kaibigan? Napaka-exciting at thrilling ang susunod ng mga mangyayari. Kaya tututukan natin yan sa susunod, dyan lamang yan sa ating channel. At para mas maintindihan niyo ang chapter na to, pwede yung panoorin ang mga chapter kung saan makikita ang conversation ni Yuki at Geto, ang pag-uusap ni Kenjaku at Yuki, at ang chapter kung saan napaliwanag si Tengen sa maaaring plano ni Kenjaku. Ipipin ko lang ang lahat ng episodes na yan sa comment section natin mga kaibigan upang mas maintindihan nyo ang mga impormasyon talaga at mga conversation na mga pinag-uusapan nila dito. At saka kung may mga theories kayo, let me know sa comment section at babasahin ko yan. Kaya kung nagustuhan nyo ang video, you can leave a like, follow, and ring the notification bell icon for more videos like this. Maraming salamat. Kaya let's proceed to shoutout sessions. Shoutout sa iyo Adrian Austria na nagpapa-shoutout sa Austria family. Jason Binyalit, shoutout din sa iyo na nagpapa-shoutout sa Binyalit family from Norzagaray, Bulacan. Jarius Viloso, shoutout sa iyo dyan sa Sa Davao City. And kay Kim Bares from Bicol. Lastly, shoutout naman kay Junel Lauron na nagpapa-shoutout sa Lauron family dyan sa Bulihan, Silang, Cavite. Ayan, maraming salamat sa panonood. This is Mr. AnimeKen. See you on my next videos. Arigatou gozaimasu. じゃあねー。